So for today's video, ang ating gagawin, tuturuan ako ni Sweetie kung paano magpalit ng gulong. So, kung gusto nyong makita kung paano ako magpalit ng gulong at kung gaano ako nahirapan, just keep on watching! Ayun, backstory lang guys, siguro mga last 2 weeks ago, may naglagay ng pako sa gulong namin. Nakauwi pa kami pero kinaumagahan, super flat na siya and hindi na siya aandar. So, kailangan niyang palitan ng spare na tire ilagay dun sa naflatan. So, ang gumawa nun, si Sweetie. So, why not i-share ko and namin kung paano yun gawin pag emergency na ganun mangyayari sa inyo. So, ayun. So, lahat ng gagawin ngayon, tutulungan naman tayo ni Sweetie. So, ayun. So, before we start, disclaimer lang guys, I'm not saying na kailangan ganito yung gawin nyo. We have different tires din. And, syempre, iba-iba din yung way ng pagpalit talaga. Pero, gusto ko lang ipakita and i-share sa inyo kung paano namin gagawin pag kami yung nakulat. So, ayun. So, manood kayo kung paano namin gawin. Guys, before we start, kailangan alamin nyo muna kung saan nakalagay ang inyong tools. So, napaka-importante yun, guys. Ayan. Ayan. Ay, naka-ano. Okay naman ito. Ah, naka-ano. Velcro. Ayan. So, number one, kailangan meron kayo ito, guys. And, jack. Ayan, hydraulic jack. Saan? Ayan. Ito? Mm-hmm. Ito? Ayan. Ba't ang hirap tanggalin? Ito. Ano? Loose mo yung screw. Ayan, pakita mo lahat yan. Ay, natanggalin talaga. Hmm. Ang bigat pa po. Ilan ba yung ganun? Isa lang. Ayan, gusto nyo limang ganyan. So, ito. Lahat ba ng car meron ito? Oo. Ah, so meron kayo ito. Yung sa kotse, scissor. Ah, so, meron kayo niyan. So, ito, and what else? Yan lang. Yan lang? Mamaangat mo na yung car? Mm. Madali lang pala, no? Magbubukas na nga. Ito, hindi ito kailangan. Yan. Para saan to? Tigay kit yan. So, ito kailangan mo rin to. Para mas umangat. Oo. Paminsan. Okay. Ako nga gagawa niyan. So, pag binaklas niyo yan, guys, alamin niyo kung saan niyo iniwan, ha? Yan! So, pero yung, wait. Yung wood plank, kasi makapal yung gulong natin, kailangan niyan dagdag lift sa kotse. Ba't saan nakaturo? Yan. So, pero guys, ano pala, mabaklasin ko lang yung gulong, pero hindi ko na papalit yung reserve kasi palitan na eh. So, papakita lang namin kung paano tatanggalin. Tsaka, ilang okay. In short, pahihirapan nyo. Okay? O, pahihirapan ko si Sweetie. Pero naman, pag hindi ko na kayang gawin, si Sweetie naman yung tatapos. So, kailangan nyong hanapin ang jack point ng kotse. Ng every kotse. So, dito sa Monty, na 2000, yung bago, yung third generation, dito yung kanyang jack point. Saan? Ito? Ito. Hindi na, diba alam ko na yung ano yung jack point. Tapos ano next? Ayan na, lulusin mo na yung lug nut. Paano to? Ito, dyan. Para magiging ano to ah. Ito. Teaching me to how ano ah. Ito, para humaba yung lever ng... Para mas mapadali yung pagtanggal mo. So, nagbago na po yung video natin. Tinuturuan ako ni Sweetie kung paano magpaklas ng gulong. Kasi kapag, ito, ano, kasi kapag, narin mo, kapag yan lang ang gamit mo, nahihirapan ka. Maigse. Maigse. So, kapag yan, hinabaan mo, mas may puwersa. Bago pa, yan. Counterclockwise. Paano yun? Ganun. Pangat. Pangat? Yung hirap. Oo. Oh.
ayusin mo maigi yung pagkakalagay na ito kasi pwede malostrad yun. Yan. Mahirap, sweetie. Yan na. So mga kaibigan, hindi ko po siya magawa. Hindi ko ma-twist. Ang hirap niya. Mabigat siya. After nyo, maluwagan itong mga lug nuts, i-aim na natin to dun kanina sa jack point. So, kailangan natin ng wood plank. Wood plank kasi mataas nung kotse natin. Di umaabot yung jack. Okay, so mag-stop din kayo ng ganun para pag-emergency, kakailangan ninyo yun. So, gagawin natin yun! Yan, angat na yun. Yan, sige ba? Baba. Papapansin mo, maangat na yung jack. Oo, oh, ano? Dali lang. Sakto. Pero dapat nakasakto yan. Sige, antayin mo muna dumikit ng konti bago mo i-aim. Kaya nung, maangat na yung gulong natin. So guys, mali yung jack point kanina. Tinignan namin sa manual, dyan daw dapat yung jack point. Eh bakit nung last time, doon ka sa kabila? Oo. Pero, harap. Iba sa harap. Pero, mas malaki yung wood plank mo nun, mas makapal. Oo. Pero pwede yun. Oo, pwede. Okay. Sa chassis yun. So malapit na! Dapat na ako gagawa niyan eh, malis ka dyan. Bilis! Gusto nila yung ganyang itsura. Gusto nila yung ganyan, T. Sabi ni Sweetie, kailangan daw pa-cross. So, pag nananggal ko to, to. Tama? To. Ano? Alternate ito, tapos ito. Mm-hmm. Oh. Mga naglagyan eh, na? Hindi naman. Kasalo po siya sa ano eh. Sa stud eh. Kaya pakita ko na matatanggalin, tapos tumalik na natin. Puro mo yung mga gamit kasi tatamaan ng goma yung nabigat. Pwede na ngayon kaurong lang. So, soli muna. So yeah, pwede natin isoli guys. Dirty na yung hands ko. Madali lang pala. Oh, dali, soli mo. Tingnan kung kaya mo. So, hindi ko masakto, guys. Paano masakto? Magic. Tuturo mo nga, hindi nga pwedeng magic. Isaktoy mo lang yung butas sa butas no mags. Eh, hindi naman tinuro sa akin. Kasi kailangan mo buhatin. Binuhat ko kaya? Ayan. Ayan! Eh. Kaya ko din yun. Ako naman sa soli niyan. Nahirap mag-soli na yan. Bakit? Gumalaw na siya. Ah, okay. Ne, huwag mo itodo. Pwede mo na siyang malostred. Kaganyan. Pag malostred, anong gagawin? Malaking trabaho na yun. So yan guys, kailangan daw equal ang pagsikip nung mga lug nuts. Lug nuts? Lug. Lug. Parang lug out. Mm-hmm. Bakit kailangan pantay yung pagsikip? Hindi pa pantay yung kotse mo nun. Takbo mo nun. Oh, I see. So, pag nasikip pa na yung lug nuts, punta na kayo dito sa jack. Pero, makatamaan kayo dito. So, ito twist daw pa kaliwa ng
mabagal. Mabaw tugo ko, oh. Mahuntog ako, di. Di yun. Oh. Ay. Ha! This is a dirty work, ah. Very dirty work. Para sa YouTube. So yun guys, sana may natutunan kayo sa aming video today. And actually ako may natutunan ako. Marami akong mga natandaang words. At madumi na work ang pagiging mekaniko. Nagpalit lang ako ng gulong yan. So ano may mga natutunan akong mga words, T? Huwag mong tuturuan, ha? Lug nuts, kasi madami. Jack, wood plank, jack point, what else? Wala, yun lang naman eh. Ito, ito yung tools eh. Tools to kasama sa mga cars yan. Tire wrench. Eh, hindi ko naman ginamit ko eh. Yung tire wrench, yung tire wrench. Ah, ito yung tire wrench. Nice. Thank you sa panonood dahil pinahirapan niyo ako sa video na to. And kung meron kayong basta kayo manual. Ano? Nagbasa sila ng manual. Ayun. Ang ano dito, bottom line guys, magbabasa kayo ng manual ng kotse nyo kasi andun lahat para magawa nyo rin to. So, kahit sino pwedeng gawin to sa mga cars nila. Hmm. Pero, pag emergency lang guys, pag pwede namang may mapuntahan kayong vulcanizing shop, mas okay yun. Hindi pa kayo mahihirapan. What else? Trip lang. Gawin nila. Oh, trip lang din. Tsaka just for fun lang naman itong ginawa namin guys. Kaya huwag kayong masyadong seryoso. And pag meron kayong gustong ipagawa or ituro. Actually, yung video namin naging ano na. Naging teach me how to change tires 101.